may posibilidad pa rin daw na mag-import ng sugar ang Pilipinas o ng asukal pagsapit ng buwan ng Oktubre kung ang supply ay mauubos. Ito ang sinabi kahapon nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero ang amount ay mas maliit sa naunang ipinanukalang 300,000 metric tons ng sugar na nauna na rin niyang ibinasura. Sabi nitong si Marcos, baka sa buwan ng Oktubre, ang supply ng asukal sa Pilipinas ay maaaring maubos. Baka kailangan daw na mag-import pero maliit lamang importasyon, sabi pa nitong si Marcos. Hindi raw kapareho ng 300,000 metric tons sa pinag-uusapan noon. Around 150,000 metric tons lamang o kalahati ay sapat na para sa buong isang taon. Sa palagay niya, nababawasan nilang importation ng sugar. Nauna nang ibinasura nitong si Marcos ang Sugar Order No. 4 ng Sugar Regulatory Administration o SRA na magbibigay sana ng otorisasyon para sa importation ng 300,000 metric tons ng asukal. Ang kautusan na uploaded na sa website ng SRA nagpapakita na noon na si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian ang lumanda on behalf of Marcos. Ilang oras ang makalipas, tinanggihan ng Palasyo ng Malacañang na may kinalaman sila sa nasabing dokumento sa pagkasabing ibinasura o nireject ni Marcos ang panukala na mag-import ng asukal. Humingi ng paumanhin si Sebastian at nag-resign habang investigasyon sa nasabing usapin ay nagpapatuloy. Kahapon sinabi ni Marcos, pinag-aralan daw niya ang available supply ng asukal sa bansa at kung bakit may pangangailangan na mag-import. Sa kanyang conclusion, sapat pa ang supply ng asukal. Kaya sinabi raw niya hindi priority ang importation. Bago ra mag-import ng asukal, dapat munang ubusin ang supply ng asukal na narito sa ating bansa. Samantala, matapos naman ang resignation ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Ng Department of Agriculture, hindi pa rin daw natatapos ang investigasyon sa illegal na sugar importation order, sabi ito ng Palasyo ng Malacañang kahapon. Sabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na ang pinakahuling kaganapan ay bahagi ng mga facts ng ongoing probe at factor sa kanilang magiging findings. Sabi nitong si Angeles, ang pag-amin daw na Yusek Sebastian ay may papasok bilang isa sa ilan sa mga facts doon na i-judge. Kumbaga, magiging bahagi daw ng findings ng investigators. Sabi pa nitong si Angeles, maliban pa raw sa mga binanggit sa resignation letter nitong si Sebastian. Mas madali na rin daw para tanggalin ito sa pwesto kung saan pwedeng maka-apekto sa outcome ng investigasyon sa kaso. Kaya isa sa posible ang maging epekto ng kanyang pag-resign ay mas mapapadali ang investigasyon. Bumaba sa pwesto si Sebastian noong August 11. Nag-resign siya bilang Department of Agriculture Undersecretary for Operation at Chief of Staff ng DA Secretary, ang concurrent position ni Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang liham na pinadala sa Pangulo, humingi siya ng pamanin dahil pinayagan niyang Sugar Regulatory Board Resolution No. 4 on behalf of Marcos. Ang kautosan ay naisa publiko noong August 11, pero ilang oras ang makalipas, ito ay tinanggihan ng Palasyo ng Malacañang at sinabing hindi pinagtibay o hindi inapprove ni Marcos ang nasabing kautosan. Ang nasabing kautosan ay nag-authorize para sa importation ng 300,000 metric tons ng asukal na ayon sa Palasyo ay hindi naman kapareho ng paninindigan ng Pangulo sa importation ng agricultural goods. Import as little as possible para daw gumanda ang local production, inilunsad ng August 11 ng investigasyon. Naisa publiko naman ang resignation nitong si Leocadio Sebastian.
noong August 12, pero sabi ng Palasyo ng Malacanang, patuloy pa rin ang kanilang gagawing investigasyon.